sa mobile phone. And then kung ang tablet po natin ay ito po, Android, iPad, Windows RT, hindi na siya pwede, at sa mga Chromebook. Okay po. So dito lang po tayo sa laptop and desktop po. And then, dapat po, ito po yung ating requirements, Microsoft Office Excel for desktop, 2010, 2013, 2016, and 2019 or Office 365 na account. So, dyan po gagana yung atin pong Excel file. And, hindi po siya gagana, sorry po, sa mga naka-MacBook. Hindi po siya gagana sa ating MacBook. Okay po, so, dito po tayo gagamit. Sa MacBook po natin, hindi po natin siya magagamit. Ano po? And then sa Google Sheet, hindi rin po pwede. Yan po. Yan po yung mga hindi natin pwede gamitin upon accessing the Excel file. Okay po. So mag-actual po tayo. Ano po? Ipakikita ko po sa inyo. Yan pong actual po na file. Stop ko lang po ito. Lahat po ba ay may copy na ng ating Excel file, mga ICT coordinators? Hello? Hello, Ma'am Abilin. Hello? Yes po. Pag po may copy na nung ano, nung IPCRF na yung 2019-2020, pwede na kaming huwag mag-extract? Wait, ma'am ha, ipakita ko po. Yan po. Oops. Lahat po ay may copy na nito. Makikita po natin sa screen. Kita po. Kita po ito. Right-click po tayo. Ito po yung lumalabas sa akin kasi ako po ay may naka-install na WinRAR na application sa pag-extract. Para po doon sa iba na wala, iba po yung maglalabas dito sa inyo. Kung ano po yung naka-install sa inyo na pang-extract, yun po ang gagamitin natin. Ano po? So, extract po. Extract DepEd Prescribed IPCRF Part 1. Extract po. Extract. Click ko po ito. Ano po? Click po. So, nag-extract na po siya. Lumabas na po itong folder na ito. Ito po, nakita po ito. Nakalabas na siya. Ano po? Kasi na-extract ko na po. So, double-click na po ako dito sa folder na ito. Ngayon po, lumabas na po itong ating Excel file na gagamitin. Okay po. Then, double-click na po. Na-open na po ba? So, ayan na po. Ito po yung ating Excel file. Ano po? Kung lalabas po itong yellow na to, enable editing lang po. Then, enable content. So, ito po yung itsura ng ating Excel file. Parang kapareho din po nung last year nung ginamit natin. Ano po? So, ayan po yon. So, ngayon po, mag-fill out po tayo ng mga required na data. Try po natin, region. Ito po ay drop down. Naka-drop down po siya. Lakihin natin. Para po makita. So, end po. Region. At tayo po ay region 4A. Then, division po natin. Ayan po, may mga, ano po yan, may mga instruction po na makikita kayo. And may nakalagay, choose your division from the available drop-down. So, may instruction naman po, ano po. Hanapin lang po natin ang Laguna. Okay, click Laguna. And then, district. Sa district po, ano po yung instruction? Type in the name of your district municipality. Kunyari po ay, syempre, I'm from Bay District.
school ID. Sample lang po ito, ano po, hindi ko po tanda ang school ID ng ibang school. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. School name, kunyari po ay Maitim Element. Meron po ulit tayong instruction. Type in the name of your school. So, po, Maitim Elementary School. And then, school type, naka-drop down din po. Urban or rural. So, pipili po tayo kung ano po. Ano po ba ang Maitim? Urban po ba o rural? So, yung mga sample lang naman po ito. Then, size. Kung medium or small, may drop-down din po. Then, curricular classification. Drop-down. Kung ano po yung ino-offer ng school. Kinder to grade 6. Ano po? Kasi LM siya. So, yan po yung pipiliin natin. Okay po. And then, after po niyan, na malagay na natin, ilalagay po natin yung rater. Ang rater po natin ay school head. School head po natin ay si Ma'am Michelle, ano po? Michelle, may instruction po. Ayan po, may instruction. So, mali tayo. Ano po? All caps, last name, first name, and middle initial. So, be careful po. Nag-pop up naman po siya, makikita agad natin. Last name, Martin, Michelle, wala po ako. And then, ano pong position ni ma'am? Nag-drop down din po siya. Kung principal 1 or 2, kung ano pong position niya. Date of review. Ang date of review po natin, kunyari po ay February. February. Year po. Year ang una. 2020-02-02. So, ayan po. Meron na tayong rater. After po niyan, isi-save na po natin siya. Okay po? Save po. Save po natin. Okay, so nakasave na po siya. Then, close po ulit ako. So, makikita na po natin dito. Ano po? Since ito po ang gagawin natin template, ika-copy po natin. Right-click. Copy, and then paste. So, ito po yung isang kopya. Ngayon po, ito po ay i-rename natin. Rename po natin kung ano pong pangalan ng atin pong i-rate. Kunyari po, ang i-rate ni ma'am ay si ma'am Gladys. So, yan po. Gladys. So, open po natin. Double click. Nakakasunod po ba? Okay po ang ating mga ICT core. Yes, ma'am. Okay po. So, makikita natin sa inopen natin na kinopy natin na file, andyan na po. Andyan na po yung mga details na kinuha natin kanina. So, bakit po natin ginawa itong pagduduplicate? Hindi po ba, kunyari, ang school po ni Mait, ang school ang teacher po ni Maitim ay 10. So, close po rin natin to. Ano po? Kunyari po ang teacher ni Ma'am Lizelle ay 10 po yung gagawin niya files. So, ang gagawin po ni Ma'am, para hindi po siya paulit-ulit na mag-encode ng ibang details ng school, ikakopy na lang po niya itong ginawa po niyang template. Ang papalitan na lang po is pangalan po ng i-rate. So, okay po. Ito po yung purpose natin. Kaya po tayo nagkaroon ng template. Para po hindi po paulit-ulit yung pag-i-encode natin ng mga school picks. Okay? So, start po muna tayo dito.